Hi kids! Nandiyan na pala kayo! Nandito muli si Teacher Arlene para sa isang masayang kwentuhan. Marunong ba kayong magbisikleta? Wow! Ang iba sa inyo ay marunong, ang iba ay hindi. Si Teacher, alam nyo, magaling magbisikleta. Pero nung maliit pa ako, hindi din. Lagi nga ako natutumba sa pagpapractice para matuto sa pagbibisikleta. Pero dahil doon, natuto ako unti-unti. Ngayon, magaling na ako magbisikleta! May kwento ako sa inyo ngayon. Ito ay tungkol sa isang batang mahilig magbisikleta. Ang pangalan niya ay Momon. Ano ang pangalan ng batang mahilig magbisikleta? Tama, si Momon. Ang pamagat ng ating kwento ngayon ay Ang Bisikleta ni Momon. Ito ay kwento ni Rebecca T. Anyanuevo, buhit naman ni Joanne Berevergando mula sa Adarna House. Ang bisikleta ni Momon. Ayaw nang gamitin ni Momon ang lumang bisikleta. Bakit kaya? Tingnan natin. Nahihiya siya sa mga kalaro. Ang gilas ng mga bisikleta nila! Sari-sari ang nakasampay na kulay. Nakakasilaw, tumatalon, umiikot-ikot, humaharurot, at pagbumusina, tabi ang poporma-porma. Eh si Momon, may bisikletang galing pa kay kuya. Maliit lang, kinakalawang, at umiingit ang gulong. Momon Momo! Momon Momo! Tukso ng mga bata sa bisikletang luma. Yan ka na muna! Sabi tuloy ni Momon. Saka isinandal ang bisikleta sa may kama at hinarap ang mga kalaro. Naku, ano kayang gagawin ni Momon sa kanyang mga kalaro? Pero, pinaligiran lang nila si Momon at pinakain ng alikabok. Mabuti na lang at sumunod sa kanya ang bisikletang bulok. Momon Momo! Momon Momo! Anong laking anino ng bisikletang gumagalaw mag-isa? Nagsitayo ang buhok at hindi makapaniwala sa nakita. Nag-uunahang pumidal palayo ang mga kalaro ni Momon. Humihikbing naglakad si Momon sa plaza. Walang malay nakasunod ang lumang bisikleta. Nakarating ka naman sa palengke, ah, hatid ko! Nautusan ng nanay para bumili ng pang-ulam na gulay at karne. Tumago lang sana ang bisikleta ko. Baka nakarating na ako ng antipolo. Sabi ni Momon na umiiyak. Tumago lang sana ang bisikleta ko. Uunahan ko ang mga kalaro ko. Tingnan mo to. Inuunahan nila yung matanda. Muntik ng sagasaan! Sabi ng lumang bisikleta. Kung bago lang sana ang bisikleta ko, tiyak na kahit baha, lalampasan ko! Aw! Tumingin ka uli! Hindi makatawid sa kabilang kanto ang mayayabang! Ayaw maputikan! Magpapahinog ang mga yan sa paghihintay sa hindi matapos-tapos na kalyang inuhukay. Napaisip bigla si Momon. Ginagamit ko araw-araw sa eskwela. Hanggang ngayon ay puhay pa ang aking bisikleta. Napakinabangan na ni Kuya. Hanggang ngayon ay buhay pa ang aking lumang bisikleta. Napagpraktisa ng pinsan kong si Rona. At hanggang ngayon ay buhay pa ang luma kong bisikleta. Pero hindi bago ang bisikleta ko. Naulekta nga ako ng peklat sa tuhod at braso, pero mabilis ako natuto. Dahil sa lumang bisikleta ko. Kung dati, hinihiga ako at nahihilo, ngayon, magaan at maginhawa ang paghinga ko. Noong unay, alanganin ako at natatakot. Nang magtagal, ay alam kong kaya ko rin umikot. Yan,
Natuto siyang magbisikleta dahil sa lumang bisikleta. Ha? Huh? Salamat sa aking bisikleta! Patakbong bumalik si Momon sa bahay, pero wala ni Anino nito. Wala ang kanyang bisikleta? Nasaan ang bisikleta ko? Sigaw ng isip ni Momon. Ito ang bisikleta mo! Inayos ko! Nilangisan at pinintahan ng bago! Nahihiyang nilapitan ni Momon ang bisikleta. Yayakapin sana, pero walang ano-ano'y tumalikod at nagtago sa kwarto. Ano ba talaga, Momon? Nabubwisit na ang bisikleta kay Momon. Lumabas si Momon ng silid, liyad ang dibdib, nakasuot ng bagong medyas, bagong sapatos, bagong salwal, pati bagong gora. Tamang-tama para sa bagong bihis niyang bisikleta. Ang saya-saya ni Momon. Ano bang naramdaman ni Momon? Tama! Masayang-masaya na siya sa bagong bihis niyang bisikleta. At dyan nagtatapos ang ating kwento. May natutunan ba kayo sa kwentong ito? Tandaan natin na kahit anumang bagay, kahit luma ito, hanggang napapakinabangan natin ay pahalagahan natin ito. Nakita niyo ang lumang bisikleta ni Momon? Luma! Pero marami na nakinabang. Sino-sino? Napakinabangan ito ni Momon. Napakinabangan ng kanyang kuya at ng kanyang pinsang si Rona. So tulad ni Momon, dapat pahalagahan na natin ang mga bagay kahit luma na ito hanggat napapakinabangan. Hanggang sa muli mga bata, paalam!